sa headlines ng MBC Network News. Sa report ni Henry Uri, MMDA Chairman Danilo Lim na nagpositibo sa COVID-19, patay na. Balita mula kay Mavel Arrive, COVID-19 test sa outbound passengers nakadepende sa patakaran ng pupuntahang bansa ayon kay Secretary Duque. Sa report ni Sherwin Alfaro, mga pasaherong paalis sa bansa, hindi mandatory na sumalang sa COVID-19 test ayon sa DOTR. Report mula kay Nicole Lopez, information campaign na base sa totoo, seryosong datos, kailangan para magtiwala ang publiko sa COVID-19 vaccine. Sa balita ni Nochi Kakas, maraming Pinoy hati ang opinyon kung magpapabakuna kontra COVID-19. Balita mula kay Lizelle Onse, hotel kung saan namatay ang flight attendant na si Christine Dacera, nanganganib mapasara. Sa balita ni Boy Gonzales, ilang kalsada sa Maynila isasara sa pista ng Quiapo kahit walang traslasyon. Sa trending report ni Pichi Gonzales, Barangay Talon sa Pampanga, pinagbabaril ng riding in tandem na sinita dahil walang suot na face mask. Showbiz report ni Rocky, Cristel Vulgar, nakabili na ng kotse at property dahil sa pagbablog. Anak ng singer na si Claire De La Fuente, sospek sa pagkamatay ng flight stewardess. Claire De La Fuente, nakiusap na huwag husgahan ang kanyang anak na nadawit ang pangalan sa pagkamatay ng flight stewardess. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. Higit 40% ng Pilipino ang optimistic o tiwalang babangon ng ekonomiya ngayong taon mula sa COVID-19 crisis. Sa survey ng social weather stations, lumabas na 4 sa bawat 10 Pilipino o 42% ang naniniwalang mag-iimprove ang kabuhayan. 28% naman, Atorne, ang nagsabing walang pagbabago, habang 18% ang nagsabing lalong bubulusok ang ekonomiya. Isinagawa ang SWS survey sa 1,500 Pilipino mula November 21 hanggang November 25, 2020. Magandang araw, Pilipinas. Alamin na ang mga bagong nangyari at kasulukuyan nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng MBC station sa buong bansa, aming ibibigay sa kabuuan ng balitaan. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Isang malungkot na balita po ito. Pumanaw na po si MMDA Chairman Danilo Lim matapos makipaglaban sa COVID-19. Narito po ang latest report mula kay Henry Uri. Dennis and Attorney Cam, alas 10 ngayong umaga nang kumpirmahin nga ng Palasyo ng Malacañang na pumanaw na si Brigadier General Danilo Lim, ang kasalukuyang chairman ng Metro Manila Development Authority. Batay sa statement na inilabas ni Attorney Harry Roque, ang tagapagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte, pumanaw si Lim sa edad na 65 anyos. Walang binanggit si Roque kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Lim, pero na-diagnose ng COVID-19 ang chairman ng MMDA noong December 2020 at sumailalim pa ito sa quarantine. Magugunitang si Lim ay nasangkot din sa iba't ibang serye ng kudita noong panahon ni dating Presidente Corazon Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, at hanggang sa ma-appoint naman ito na Deputy Commissioner ng Bureau of Custom noong panahon naman ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr. bago ito na-appoint naman na MMDA Chairman ngayong panahon ng Duterte Administration.
Si Lim din ay kumandidatong senador noong 2010 pero natalo ito. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, malaking kawalan ito sa Duterte administration dahil si Lim ay nagpakita ng kahusayan sa kanyang pamumuno sa MMDA bukod pa sa matingkad na integridad na ipinamalas nito nung siya pa'y nabubuhay. Mula sa Palasyo ng Malacanang, RH7 Henry Uri nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Sinabi ngayon ng Department of Health na hindi otomatikong dumaraan sa COVID-19 test sa mga pasaherong paalis ng bansa dahil nakadepende umano ito sa patakaran ng pupuntahang bansa. Ang kabuang detalye babalita sa atin ni Mabel. Mabel Arrive. Nilinaw ngayon ni Health Secretary Francisco Duque III na nakadepende sa patakaran ng destinasyong bansa ang pagsailalim sa COVID-19 test ng outbound passengers. Kasunod ito ng pagpositibo ng 30-anyos na Hong Kong resident sa bagong variant ng COVID-19 na nadiskubre lang pagdating sa naturang bansa mula sa Pilipinas. Giit ni Secretary Duque, kailangan lang ang COVID-19 test sa outbound passengers kung minandato ng pupuntahang bansa ang sertipikasyon na negatibo sa sakit. Pero kung walaan niyang ganitong kautusan, ay hindi kailangang itest ang outbound passengers at pagdating na lang sa destinasyon sa ilalim sa COVID test. Yung outbound passengers ay basta sinasabihan lang natin, depende dun sa country, receiving country. Uh-huh. Kung sinabi, kailangan magpa-test ka, so magpapatest sila dito. Depende talaga yan dun sa receiving country kasi policy nila yan. Tiniyak naman ni Secretary Duque na mahigpit ang patakaran ng bansa sa mga pumapasok na pasahero, partikular sa mga bansang may kaso ng bagong COVID variant. Kasi ang policy natin, halimbawa, ayun. So kung galing ka ng UK o mga bansa na nakapagtala ng UK variant, hindi ka makakapasok. Unless Pilipino ka or OFW, Filipino citizen, magka-quarantine ka strictly 14 days. Magka-quarantine ka pa rin, pero kung transit ka lang ng UK, hindi ka naman talaga galing sa UK, nadaan lang yung aeroplano, ay itetest ka for... lahat naman niya mag-undergo ng testing, you know, swab. Pero kung transit ka lang, after 3 days, lumabas yung testing mo, pwede ka nang magpatuloy ng quarantine mo sa bahay. Uh-huh. Para sa MBC Network News, Mabel Arrive nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Hindi naman mandatory na sumalang sa COVID-19 test ang mga pasaherong lalabas ng bansa ayon sa Department of Transportation. Sa kabuong detalye ng report na yan, narito ang ulat ni Sherwin Bata Alfaro. Walang umiiral in general na polisiya ang pamahalaan para sa mga papalabas ng bansa na pasahero, di tulad ng pagsusuri na ginagawa sa mga papasok ng mga pasahero ng eroplano sa Pilipinas. Ito ang sinabi ng Department of Transportation kaugnay sa nadiskubring kaso ng bagong COVID variant na dala ng pasahero ng eroplanong galing ng Pilipinas na pumasok sa Hong Kong. Ayon sa Hong Kong Health Ministry, na-detect ang pasaherong Hong Kong National na sakay ng Philippine Airlines Flight PR-300 noong Desyembre 22 na lumipad mula sa Maynila. Ayon kay Transportation Undersecretary Raul Del Rosario, hepe ng one-stop shop sa NAIA, nakadisenyo ang binuong Interagency Task Force ng pamahalaan para sa pagharang sa mga papasok na mga pasahero na posibleng may dala ng sakit na COVID-19 papasok sa Pilipinas. Binuo ang mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Health para sa contact tracing, quarantine at sa screening ng mga pasahero sa sakit, Department of Tourism para naman sa quarantine facility at ang Philippine Coast Guard para sa testing at transportation ng mga pasahero. Di umano obligasyon ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga papalabas sa mga pasahero. Requirement ng mga airline company ang pagsusumite ng exiting passenger ng kanyang RT-PCR test batay na rin sa hinihinging requirement ng pamahalaan bansang pupuntahan ng pasahero para matiyak na ligtas ito sa sakit. Gayunman, ang Bureau of Immigration naman ang nangangasiwa sa kabuuang patakaran ng pagpapaalis sa pasahero depende sa mga ipinapatupad na travel restriction ng mga bansang pupuntahan.
Sa ngayon, walang gustong sumagot sa Department of Transportation maging sa Philippine Airlines kung paano nakalusot ang isang pasahero na iniulat sa Hong Kong na may dalang bagong variant ng COVID-19. At yan ang MBC Network News RH6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Mahalagang mabigyan ng kaalaman ng mga Pilipino ukol sa mga bakuna upang makumbinse ang mga ito na magpaturok ng COVID-19 vaccine na siyang tanging gamot laban sa coronavirus. Narito ang report ni Nicole Lopez. Seryoso at dapat totoo ang information campaign sa publiko ukol sa bakuna upang hindi sila matakot sa COVID-19 vaccine. Ayon sa sociologist na si Dr. Gerald Abergos, ito ang kailangan para makumbinsi ang mga Pilipino na magpabakuna, lalo pat ito lamang ang gamot laban sa nakahahawang sakit. Sabi ni Abergos, pagbibigay ng edukasyon sa mga Pilipino kung ano ang bakuna at ang importansya nito ang makatutulong para matuldukan na ang hawahan ng COVID-19. Kabilang na rito, ang pagbibigay alam sa publiko ukol sa mga nangyayaring pagbabakuna sa ibang bansa na una nang nagsagawa ng mass vaccination. Yung pag-convince po niya, it's between survival and death. Opo. Dulo-dulo po yun. Sagad-sagad po yun. Extreme. Kasi po, right now, ang napapansin ng mga tao, ang nakita ng mga tao, ay pwede naman akong hindi magpabakuna. Kasi ano eh. Mag-iingat na lang ako. Opo, mag-iingat na lang ako. Nakasurvive naman ako for how many months eh. Kalagdagang ingat lang. However, ang makakapag-convince dito sa atin para magpabakuna ay yun ding information na galing sa ibang bansa, yeah, na galing sa mga ibang bansa na nauna na magpabakuna, na maayos ang bakunang ito, na hindi siya kasing delikado tulad ng takot natin at naisip natin mga Pilipino na ang bakunang ito ay effective dahil makakakuha tayo ng detalye niyan dahil meron ng mga nagpabakunang sa COVID sa ibang bansa together with the brands. So, kung maging transparent po ang information pagdating dito and transparent po kung anong brand ang gagamitin na ang ginamit sa pagbabakuna sa ibang bansa, maaaring makumbinsa ang mga Pilipinas, sige, tuloy na natin. Una rito, sinabi ni Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo sa isang press briefing sa Palasyo na nangunguna ang Pilipinas sa Asia na may pinakamataas na vaccine hesitancy. Dagdag pa ni Bravo, makakaapekto rin ito sa clinical trials ng vaccine manufacturers sa bansa. Naniniwala rin ang doktora na nawala ang tiwala ng publiko sa bakuna dahil sa kontrobersya ng Dengvaxia. Kaya sabi ni Abergos, nag-iwan ng history ang Dengvaxia sa bansa, bagay na hindi mawawala sa isip ng mga Pilipino. Tuwing napag-uusapan nga raw ang COVID-19 vaccine, kahit pa may bakunang tinetest na sa merkado, unang sasagi pa rin sa isip ng isang Pilipino ang nangyari sa Dengvaxia. Yun po ang kinakatakutan ng mga Pilipino right now. Hindi ito yung isang case na sinasabi natin, little learning is a dangerous thing. Hindi po eh. Kasi lumalabas dito na napaka-importante, kung gaano po ka-importante ang bakuna, at alam ito ng mga magulang, ganun din po kataas syempre ang hinihiling na kaalaman ng mga magulang tungkol dito dahil ang mga binabakunahan po ay mga anak. So, yung mga bata po, dun sa case dati ng Dengvaxia. So, some deaths that are allegedly because of Dengvaxia, laging nakokonekta kagad, hindi sa Dengvaxia mismo, kundi dun sa pagbabakuna. Katulad ng flu vaccine na supposedly dapat at least makatulong sa atin kung may flu vaccine tayo. Ultimo din sa flu vaccine, nung pagpasok pa lang itong COVID, medyo may takot na agad ang mga Pilipino. And ngayon, na may bagong gamot na lumalabas sa market na clinically tested naman, may takot pa rin ang mga Pilipino. It's because of that prior knowledge ng mishap dati because of the Dengvaxia controversy before. Kaya para kay Abergos, dapat lamang na maging matapat at maayos ang information campaign sa Pilipinas upang matanggal na rin ang vaccine hesitancy na bumabalot sa mga Pilipino. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC
Network News. Iba-iba, iba-iba ang pahayag ng mga Pinoy sa Southern Manila kung magpapaturok sila ng COVID-19 vaccine o hindi. Oras na maging available na ito sa bansa. Kung ano ang mga sagot ng mga Pinoy, alamin po natin sa report ni Noche. Noche Cacas. Kanya-kanya ang pananaw o reaksyon sa COVID-19 vaccine ang mga deboto kanina na nakapila papasok ng simbahan sa Baclaran. Sa Man on the Street sa programang Damdaming Bayan, marami ang ayaw magpabakuna dahil sariwa pa umano ang dengvaxia issue kung saan marami ang namatay. Ang iba naman payag na mabakunahan dahil anila mainam na ang may pangontra sa coronavirus. Hindi umano kabado kahit pumunta sa mga matataong lugar. Ang iba naman ay hindi pa makapagdesisyon kung magpapabakuna o hindi sakaling may aprobadong vaksina ng Food and Drug Administration. Gusto nila mauuna munang turukan ang matataas na opisyal tulad nila Department of Health Secretary Francisco Duque, Secretary Harry Roque at iba pa. Payag rin silang magpabakuna kapag nabakunahan na ang Pangulong Rodrigo Duterte na una nang sinabing magpabaksin. Yan ang MBC Network News. Noche Cacas nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Nanganganib mapasara ang hotel sa Makati City kung saan nakitang patay ang flight attendant na si Christine Dacera dahil umano sa paglabag sa quarantine protocols. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Rizel Onse. Nanganganib mapasara ang hotel sa Makati City kung saan natagpo ang patay ang 23 anyos na flight attendant na si Christine Dacera. Sa programang Damdaming Bayan ni Reggie Espiritu, sinabi ni Department of Tourism NCR Director Woodrow Makiling Jr. na inaalam na kung lumabag sa quarantine protocols ang City Garden Grand Hotel. Yesterday, upon orders of the Secretary, we issued a show cause order to the property para we can ascertain the facts, no? How they were able to check in. Are they even allowed to check in? Are they even part of the enumerated list of permitted guests in a particular property? Paliwanag ni Makiling, ginagamit bilang quarantine facility ang hotel para sa OFW, frontliners at iba pang turista. Kaya hindi ito pwede para sa staycation. Pero bago ang krimen kay Dacera, halos 20 katao umano ang nagstay sa dalawang room ng hotel na inarrange ng manager na kaibigan naman ng isa sa mga suspect. In this particular case, Sir Reggie, the mentioned hotel is not included in the staycation list of hotels. In other words, it pang remains COVID to be a quarantine facility based on their Certificate of Authority to Operate issued sometime May. Sa Biyernes, inaasahang magsusumite ng paliwanag ang naturang hotel kung bakit hindi dapat ipahinto ng DOT ang kanilang operasyon. Para sa MBC Network News, Lizel Onse, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Isasara naman ang maraming kalsada sa Maynila sa Sabado sa araw po ng Pista ng Quiapo. Narito ang report ni Boy Gonzalez. Inilabas na ng Manila Public Information Office ang parking plan at road rerouting plan para sa obserbasyon ng pista ng Black Nazarene. Ayon kay Julius Lunen, ang head ng Manila PIO, simula alas 6 ng gabi ng January 8 ay mayroong mga kalsadang isasara sa daloy ng traffic. Kabilang sa isasarang mga kalsada ang southbound lane ng Quezon Boulevard sa Quiapo mula Mendoza Street, Fogoso Street hanggang dito sa Carlos Palanca Street. Northbound lane ng Quezon Boulevard mula Carlos Palanca hanggang Fogoso Street. Westbound lane ng Espanya Boulevard mula Picampa hanggang Mendoza Street. Evangelista Street mula P. Paterno to Recto Avenue. Palanca Street mula Carriedo, Plaza Lacson hanggang sa P. Casal Street. Sa January 9 naman, mula alas 12 ng hating gabi, sarado din ang mga kalsadang sumusunod. Ronquillo Street mula Rizal Avenue hanggang Plaza Santa Cruz. Bustos Street mula Plaza Santa Cruz hanggang Rizal Avenue. Inilabas din ng Manila PIO ang road rerouting plan kung saan maaaring dumaan ang mga motorista maapektuhan at ang listahan ng mga lugar kung saan maaaring magpark ng mga sasakyan. Paalala ng pamalanlungsod ng Maynila,
bawal ang pagtipon-tipon at ang pagmumungkahay sa mga nananampalatayan na salubungin ang kapistahan ng Itim na Nazareno. Para sa MBC Network News, Boy Gonzales nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Magsasaka nagpakamatay sa loob ng kanyang kwarto sa Santiago, Ilocos Sur dahil sa hirap ng buhay. Yan at iba pang mga balita sa probinsya sa report ni Pichi Gonzales. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Cordillera Region, street dancing at float parade sa Panagbanga Festival sa Pebrero, kinansela ni Baguio City Mayor Maganong. Balita mula DYV Eleksyon Radyo Tacloban, barangay chairman sa San Miguel Leyte na kanang kamay umano ng drug lord na si Kerwin Espinosa arestado. Balita mula Bicol Region, suspensyon ng klase sa Catanduanes, Binawi na. Pasok sa lahat ng level, mag-uumpisa sa Lunes. Balita mula DYSM Aksyon Radyo Northern Samar, Bayan ng Palapag, nagpatupad ang travel ban sa mga LSI dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. At yan ang mainit na balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Peachy Gonzales, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Isang barangay tanod na nagmamando sa isang quarantine checkpoint sa Florida Blanca, Pampanga, ang pinagbabaril ng riding in tandem. Una raw sinita ng tanod ang mga suspect dahil walang suot na face mask. Narito ang trending report ni Pichi Gonzales. Isang barangay tanod na nagmamando sa isang quarantine checkpoint sa Florida Blanca, Pampanga ang pinagbabaril ng riding in tandem na sinita niya dahil walang suot na face mask. Kinilala ang biktima na si Joseph Labonera Jr., 59 anyos, tanod sa barangay Del Carmen. Sa pool sa CCTV, ang ilang ulit na pamamaril ng dalawang salarin kay Labonera na agad ding humarurot at tumakas sakay ng motorsiklo. Hindi na umabot ng buhay ang biktima ng isugod sa ospital. Samantala, naglaan na ang Pampanga Provincial Government ng 300,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa pagkakakilanla ng riding in tandem na bumaril kay Labonera. Ang mga suspect ay sakay ng motorsiklo na Honda TMX 125cc black and white. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzales, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para po sa ating showbiz, Tristel Fulgar nakabili ng kotse at property dahil sa pagbablog. Samantala, anak ng singer na si Claire De La Fuente, suspect sa pagkamatay ng flight stewardess. At Claire De La Fuente nakiusap na huwag husgahan ang kanyang anak na nadawit ang pangalan sa pagkamatay ng naturang flight stewardess. Narito ang showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Ibinulgar ng actress vlogger na si Cristel Fulgar na nakabili siya ng bagong kotse at lote dahil sa kanyang pagbablog. Kinumpirma ito ni Cristel sa kanyang bagong vlog na inupload kung saan ipinakita rin ito kung paano siya nag-celebrate ang kanyang birthday kasama ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay noong December. Ayon sa actress, napakaraming nangyari bago pa man ang kanyang birthday at noong araw daw mismo ng kanyang birthday, ngunit masaya raw siya na i-share ang mga blessings na dumating sa kanya. Anya, ang main purpose ng video vlog ay hindi para ipagmalaki ang mga natanggap niyang blessings dahil hindi niya raw makukuha ang mga iyon kung walang suporta mula sa kanyang followers. Sa ibang balita, kasama ang anak ng singer na si Claire De La Fuente sa mga suspect sa pagkamatay ng flight stewardess ng Philippine Airlines na si Christine Angelica Dacera. Isa si Gregorio Angelo Rafael de Guzman o Gigo sa 8 pinaghahanap ng pulisya mula sa 11 suspect sa panggagahasa at pagpatay kay Christine Angelica na nakitang wala ng buhay sa hotel room ng City Garden Hotel sa Makati matapos salubungin ang bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan. 3 sa mga ito ang
ang nasa pangangalaga na ng mga pulis, kabilang dito sina John Pascual de la Serna, 27 anyos, Romel Daluro Galido, 29 anyos at John Paul Reyes Halili, 25 anyos, kung saan nakatakdang sumailalim ang mga ito sa toxicology at drug test. Sa isa pang balita, ramdam ng veteran singer na si Claire De La Fuente ang hinagpis na nararamdaman ng ina ng napatay na flight stewardess ng Philippine Airlines na si Christine Angelica Dacera. Si Claire ang ina ni Gregorio Angelo de Guzman, isa sa mga suspect sa pagkamatay ng biktimang si Christine. Ayon sa singer, naiintindihan niya ang galit na nararamdaman ng nanay ni Christine na biglang nawala ng anak. Kung siya rin umano ang nasa sitwasyon nito, ay hindi niya kakayanin ang nasabing pangyayari. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan ang mamaya sa Showbiz Spotted. MBC Network News! Nakapagtala ang Department of Health ng 937 na bagong kaso ng COVID-19. Dahil po dyan, umabot na sa 479,693 ang total COVID-19 cases sa bansa. Samantala sa nasabing datos, 21,997 ang nananatiling active cases, habang pumalo naman sa 448,375 ang kabuang bilang ng mga nakarecover na. Tuloy ang mga may init na balita at mga trending na balita sa pagpapatuloy ng MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Isang 3 taong gulang na babae, batang babae po ito, ang isinilid sa sako ng sarili nitong ama dahil lang sa, ito yung dahilan, nagupit nito ang alaga niyang bonsai. Alamin natin sa trending report ni Pichi, Pichi Gonzalez. Isang 3 taong gulang na batang babae ang napagdiskitahan ng sarili nitong ama na isilid sa sako sa barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ang dahilan, nagupit raw kasi ng bata ang alaga nitong bonsai. Ilang oras ding tumagal sa loob ng sako ang bata na ilang beses sinubukang sagipin ng mga kapitbahay at barangay officials, pero natakot dahil may hawak ding patalimang suspect na si Golden Flor Halagat, 27 anyos. Maging ang ina ng bata ay walang nagawa dahil sumisigaw ang suspect na papatayin ang sinumang mangingialam. Napakawalan lang ang bata nang dumating ang mga pulis. Isinailalim sa drug test ang ama ng biktima na nahaharap sa patong-patong na kaso. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nagpaalala ang National Task Force Against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan na makakabili lang sila ng bakuna kontra COVID-19 sa paraan ng tripartite agreement. Nitong mga nakalipas na araw, kanya-kanyang anunsyo ang mga LGU na naglalaan na sila ng pondo pambili ng bakuna. Kabuong detalye, babalita sa atin yan ni Christian Manyo. Nilinaw at pinaalalahanan ng National Task Force Against COVID-19 ng local government units na nagnanais mag-procure ng bakuna kontra COVID-19 na maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng tripartite agreement. Ito'y matapos magpahayag ang iba't ibang LGU na mayroon silang kani-kanilang pondo at handang bumili ng bakuna para sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon kay Vince Dison, Deputy Chief Implementer ng NTF Against COVID-19, ito ang polisiya ng vaccine manufacturers kung saan ang sino mang gustong bumili ng bakuna kabilang na ang LGU ay kailangan ng koordinasyon sa national government. Ito ay maaaring idaan sa IATF o Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kaya naman sa NTF Against COVID-19. Nakikipag-ugnayan at may komunikasyon naman na umano ang pamahalaan sa iba't ibang vaccine manufacturers tulad ng Pfizer, Moderna, pati na rin ng Sinovac at Sinopharm para sa procurement ng bakuna. Sa ngayon, patuloy na nadadagdagan ang listahan ng mga LGU na nagpapahayag ng kahandaan na maglaan ng pondo at bumili ng bakuna kontra COVID-19. Para sa MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pinatutukoy na ng mga mambabata sa mababang kapulungan ang mga smuggler ng hindi rehistradong COVID-19 vaccines na nakapasok sa bansa. Para sa kabuuang detalye, narito ang report ni Let Narciso.
Naiimbestigahan ni House Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Barber sa Department of Justice at sa National Bureau of Investigation ang mga smuggler at facilitator sa Bureau of Customs na posibleng nasa likod ng pagpapalusot ng hindi rehistradong mga bakuna contra COVID-19 na gawang China. Nababahala si Barbers na ang mga smuggler ng COVID-19 vaccines ang siya ring nag-donate ng bakuna na itinurok sa mga miyembro ng Presidential Security Group. Posible anyang ginamit ng smugglers ang pagkakataon ng mag-donate ng bakuna at isinabay ang pagpupuslit ng sobrang vaccines na ibinibenta ngayon sa black market sa halagang 20,000 pesos kada turok. Iginiit ng kongresista na dapat isentro ng government bodies ang investigasyon sa pagtukoy at pagpaparusa sa mga smuggler at kasabwat sa BOC na nagpuslit ng Sinopharm vaccine sa bansa. Naghihinala rin ang mambabatas na may taong kumita ng napakalaki sa smuggling ng bakuna na siyang dapat matukoy agad at mapanagot. Para sa MBC Network News, Letner Siso nag-uulat para sa DCRH account na unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Maaaring magdulot ng panganibang plano ng New People's Army na muling buhayin ang kanilang Urban Heat Squad at posibleng makadagdag pa sa problema ng bansa. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Elaine Api. Posibleng magdulot ng panganib ang plano ng New People's Army na pagbuhay sa kanilang Urban Heat Squad sa panayam ni Angelo Palmones sa programang ACS Balita kay Professor Romel Banlawi, Executive Director ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research. Sinabi nito na hindi magandang senyales ang plano ng grupo. Ayon sa naturang international studies expert, kapag bumaba sa Metro Manila at iba pang highly urbanized areas, ang heat squad ng CPP-NPA ay posibleng matuon dito ang kanilang armadong pakikibaka. Makadadagdag rin aniya ito sa problema, hindi lang ng pamahalaan, kundi maging ng mga mamamayan. Hindi po magandang sinyalis yan para sa kapayapaan natin dito sa ating bansa. Dahil nga ang maituloy ng CPP-NPA yung plano nilang magtayo ng hit squad ay mapupunta sa Metro Manila at sa mga major cities ng buong bansa natin yung long-standing armed conflict na gusto nating ma-resolve. So yan ay makakadagdag yan sa problema hindi lamang ng ating pamahalaan pati na rin ng buong mamamayang Pilipino na madadala sa lungsod ang internal armed conflict natin. Para sa MBC Network News, Elaine Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga isyung nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Batay po sa survey ng Okta Research Group, marami sa mga taga-NCR ang may agam-agam sa pagpapaturok ng COVID-19 vaccine. Kung saan batay sa resulta ng isinagawang survey, isa lang sa apat na residente sa Metro Manila ang willing magpaturok ng bakuna contra COVID-19. Pero ang tanong, bakit nga ba nagdadalawang isip ang mga Pilipino sa bakunang yan? Dahil ba ito sa lamat na iniwan ng Dengvax siya? Bago natin patulan ang isyu na ito, alamin muna natin ang MBC Hashtag Patol Report na ito. Lumabas sa survey na isinagawa ng Okta Research Group na marami pa rin mga Pilipino ang hindi kumbinsido na magpabakuna kontra COVID-19. Batay sa naturang survey, isa lamang sa apat na resident ng Metro Manila ang handang magpaturok ng bakuna laban sa naturang virus. Kung saan, 25% sa mga sumagot ng survey ang nais magpabakuna. 47% dito ang hindi sigurado at 28% naman ang ayaw magpabakuna ng COVID-19 vaccine. Isinagawa ng Okta Research Group ang face-to-face interview survey noong December 9 hanggang December 13 sa mga taong nakatira sa Metro Manila. Ito'y sa kabila na meron namang iilang netizen ang positibo ang pananaw kaugnay sa pagpapaturok ng vaccine. Anya, umaasa siyang bumalik na sa normal ang lahat pagdating ng bakuna sa bansa. Pero ayon sa isang netizen, hindi siya sigurado sa naturang COVID-19 vaccine dahil masyado o manong mabilis ang paggawa nito. Ngunit umaasa siyang makakatulong ito para mapigilan ang tuloy na pagkalat ng virus. Samantala, ayon sa mga eksperto, nagsimula na ulit tumaas ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 matapos ang holiday season.
At yan ang hashtag MBC Patol. MBC Network News. Okay, pag-usapan natin yan. Alam naman natin, for a fact, pagka meron kang agam-agam, pagka meron kang kinatatakot, meron kang parang hindi ka sigurado, ibig sabihin, may kulang na impormasyon kang hinahanap o kailangan malaman. O kaya naman, partner, meron kang alam na mga impormasyon na nagdulot sa'yo ng pangamba o takot. Oo, kasi fact or fake news na yan. Kung bakit ayaw mo magpabakuna. Ito ang problema dyan. Wala akong gagawa ng research para sa inyo. Kundi kayo, kundi ikaw. Kung mali yung kung natatakot ka sa isang bagay at hindi ka sigurado dun sa impormasyon na sumusuporta dun sa kinatatakot mo, responsibilidad po ninyo bilang Pilipino, bilang kapatid, bilang magulang, bilang anak, bilang isang makabayang Pilipino na malaman kung ano talaga ang totoong istorya o totoong impormasyon para yung takot mo, kung hindi man mawala, mabawasan. Tsaka ako, partner, naniniwala ko na dapat talagang unang bigyan ng bakuna dito yung mga most vulnerable sector na tinatawag natin, yung medyo mataas ang mortality rate kapag tinamaan ang COVID-19. At yung sa research naman, partner, sana na-identify din kung yung mga umayaw ba ay sila ba ay na-infected na ng COVID-19. Kasi kung infected ka ng COVID-19, definitely, pwedeng hindi ka naman magpabakuna, partner. Tama yung sinabi ng report. Baka yung pinaghuhugutan nito, yung takot nila tungkol sa dengvaxia. Isa pa yan, partner. Okay, kaya ho tayo may takot sa dengvaxia, but still, kulang pa rin yung impormasyon natin. Dahil kung magre-research po kayo, maski online, malalaman ninyo ang mga totoong istorya nung dengvaxia. Kasi yung word na bakuna, medyo nakakatakot. Tapos, meron ding factor na, sorry ha, pero may kabagalan kasi ang gobyerno sa pagpo-purchase ng bakuna. Ito problema ha. Sa ibang bansa, ang drive ng mga gobyerno ay hindi na magsuot ng face mask, di ba? Hindi na magsuot ng face shield kasi yung ibang bansa nandun na sila sa second dose, di ba? Tatlong doses yung iba diyan, di ba? Tayo sa atin nag-aaral pa lang. Di ba? Nag-aaral pa lang kung ano ang pwedeng bakuna sa atin. Wala pang wala pang procurement ito ha. Wala pa yung tinatawag na yung proseso na pagbili o paglagay ng pondo. Tapos pag nakarating dito yung bakuna, saan ilalagay? Wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo sa ano bang bakuna ang pwede sa mga Pilipino. So, hanggang ngayon, ang drive ng gobyerno ay mag-face mask at saka mag-face shield. Tsaka siguro isa pang agam-agam ng mga Pilipino, partner, yung tipong itong bakuna na nagawa, partner, para sa COVID-19, parang mabilis, di ba? Alam naman natin na ang bakuna, it will take how many years, partner? Yes. Ito parang ilang years lang to, less than 2 years. Ito na, na-produce na itong vaccine sa COVID-19. Kung ikaw ay nag-iisip din, partner, so siguro magkakaroon ka ng agam-agam kung magpapaturo ka ba o hindi, kung gaano siya kagaling. Teka muna, I take it back. Yung sinabi ko kanina na may kabagalan ng gobyerno sa pag-aaral ng bakuna. Kasi yung iba sa kanila, naturo ka na. Ay, oo nga, partner. Meron na ba? Diba? Naturo ka na kasi matatandaan po ninyo, yung Pfizer o yung bakuna, kung kailan naturukan yung mga Amerikano, mga December yan eh. Di ba? Mga Disyembre. Oo. Pero sa atin, September, may naturo ka na. Talaga ba? September? Oo, September, naturo ka na sila. So, hindi ka maniniwala na may kabagalan yung pag-aaral kasi September, may naturo ka na eh. Di ba? O, kailan lang? Umamin si Pangulo Duterte na yung mga PSG, naturo ka na din. Ito pa, yung mga workers din ng POGO, naturo ka na. 100,000 plus yun. Di ba yung mga AFP, naturo ka na rin? Naturo ka na din. Yung ibang government mga cabinet officials ay naturo ka na din. O, may kabagalan ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi nga, partner. Naturo ka na nga sila eh. Wala nang kabagalan daw. Kumbaga, yung ibang bansa, ulitin ko lang, yung iba nasa second dose na, tayo nandito pa rin tayo sa magsuot ka ng face mask, ng face shield, andun pa rin tayo.
well, hindi pa tayo nakaka-move on, di ba? Pero again, balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Pagka kayo natatakot, wala hong pwedeng mag-research para sa inyo, kundi kayo. Kaya napakahalaga na ang pakikinggan at panonoodin po natin ay mga tamang balita. Mm-hmm. At saka siguro nandito na rin partner, no, yung mahalagang impormasyon na kino-communicate ng ating mga government officials, di ba? Dapat lagi kayong nakikipag-usap sa publiko kung ano na ba, nasang stage na ba tayo, ano na ba ang dapat gawin natin. Sino na ba naturukan? Yan. Yun, partner. Sino-sino ba sa kanila ang naturukan na ngayon, di ba? Diba? Sabihin nyo, effective naman, okay pa, okay. Oo. Di ba, ang dati, di ba yung joke natin, maalala mo, parang ang joke natin ito mga November, December yata, na unahin ang mga government officials para malaman kung effective o hindi. At saka partner, hindi lang yan, di ba? Parang inaantabayan na nila yung pangako ni Secretary Duque at saka ni Pangulong Duterte na magpapavaksin sila sa harap Secretary ng camera. Mm-hmm. Sino yun? Si Secretary sa DOH, partner. Ano, sa DOH ba siya? Oo, partner. Hindi ko alam, ha? Ano pa ba siya? Ikaw talaga, partner. Nagbibiro ka ba? Parang wala, eh. Si calling na rin kay Secretary Galvez na siya ay vaccine czar. Mm-hmm. Di ba? Isa siyang vaccine czar. Kumbaga, siya yung nilagay ng presidente para pag-aralan at saka mapabilis yung proseso nito. Mm-hmm. Di ba? Kasi, syempre, pagkakaalam dito kay Secretary Galvez ay mabilis na tao ito. Mm-hmm. O, tingnan mo ngayon. Ano na? January na. Mm-hmm. Baka, di ba, nagsalita nga si Secretary Galvez, baka June pa. Ang tagal naman. Tapos hindi lang yan, yung mga little mayors natin, yung mga mayors natin, di ba? Isa pa yan, yung mga LGU. Isang patunay na hindi na sila makapag-antay. Mm-hmm. Parang diba? Nababagalan na sila. Nababagalan kasi sila. Sila na yung nakikipag-usap, direkta. Ah, City Government ng Caloocan. Oo. Pasig, ganun din. Kay Mayor Vico Soto, ganun din. Sa mga... Huwag ka na lumayo, si Yorme. Sa mga kumpanya na to, partner. Oo, dahil yung nagsalita po ang Pfizer na hindi sila makikipag-usap sa mga LGU, which is tama naman. Mm-hmm. Di ba? Kasi dapat talaga ang nangunguna dyan, national government. O yan na, may mga pera na sila. May mga nakalaan na sila. Konting bilis lang ho ng proseso dahil health pa rin ang Pilipino ang pinag-uusapan natin din eh. Tama, partner. So, ang tanong, nababagalan ba kayo? O hindi? Okay, yan po ang ating pinatulan na issue ngayon sa hashtag Pato. Impormasyong galing sa eksperto. Impormasyong galing sa pag-aaral. Alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Oh, tanong! Naranasan mo na ba ang ma-bloated o discomfort sa tiyan? Mapabilis ko pong pare ko. Nako, usong-uso yan, lalo na pagkatapos ng walang katapusang kainan noong holiday season. Nako, guilty ako dyan. Kaya naman, meron kaming tips kung paano ito mawala at maiwasan. Alamin po natin sa Expert's Opinion Report na ito. Tips para mawala ang bloated feeling na dulot ng holiday season, alamin! Matapos ang never-ending na kainan noong holiday season, ang resulta, bloated feeling the next day. Kaya naman, meron kaming tips kung paano mawala at maiwasan ang bloatedness at discomfort sa ating tiyan. Ilan sa mga main causes ng bloating ay complex foods tulad ng heavy meals at processed foods. Batay sa naturopath at nutritionist na si Dr. Lori Hivernat, iwasan ang pagkain ng maraming nibbles. Ito'y dahil ang mga ganitong uri ng pagkain ay merong mataas na level na hidden sugars tulad ng FODMAPs at saturated fats. Maghinay-hinay din sa pag-inom ng wine dahil meron itong mataas na sugar content. Mainam din na maging hydrated all the time dahil mas napapanatili nito ang busog na feeling. Kaya mas nagkakaroon ng kalmadong digestion. At kapag kakain, make sure to take your time. Huwag palaging i-rush ang pagkain. Last and definitely not the least, kumain ng maraming gulay. Ilan lamang yan sa mga paraan para maiwasan ang pagiging bloated. DZRH, usapang lalaki. Hindi masamang maghangad ng magandang katawan, pero hindi rin ito madaling ma-achieve.
lalo na kung ang target mo ay pagpapaliit ng tiyan o yung pagkakaroon ng abs. Kaya naman, sa mga gustong magka abs dyan, eto, para po sa inyo ang Usapang Lalaki report na ito. Mga dapat tandaan kung gustong magkaroon ng abs, alamin! Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, Usapang Lalaki. Bukod sa pagiging healthy at ligtas sa sakit, hindi masamang hangarin na magkaroon ng magandang katawan. Sa ating mga lalaki, karaniwang target ang pagpapaliit ng tiyan at pagkakaroon ng abs. Pero gaya ng ibang goal mo sa buhay, hindi ito madali at nangangailangan ng matinding disiplina. Kung gustong magka-abs, dapat tandaan. Uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng 16 ounces ng malamig na tubig sa umaga ay nagpapabilis ng metabolism ng 24 hanggang 90%. O galing kumain ng almusal. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong hindi kumakain ng almusal ay mas malaki ang tsansang lumaki ang tiyan. Piliin ang mga pagkaing mayaman sa fiber at protein, gaya na lang ng saging at itlog. Samahan ng tamang exercise. Lahat ng tao ay merong abs. Hindi lang nakikita dahil natatago ito sa layer ng flab o taba. Kaya kailangan tunawin ang hindi kailangang taba sa tiyan. Ang isa o dalawang beses na weightlifting at high intensity interval training ay makakatulong. Ang kalahating oras ng pumping iron exercise ay katumbas ng 6 minutes per mile na pagtakbo. Iwasan ang pagpupuyat dahil nakakapagpababa ito ng hormones na responsable sa pag-burn ng fats. At higit sa lahat, iwasan ang bisyo gaya ng pag-inom ng alak dahil sagana ito sa calories na nakakapagpalaki ng tiyan. Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Sa Legal Minds, sa MBC Network News. Credit card ba ay ginamit ang iba kung saan meron na na-swipe na hindi mo naman binili? Anong dapat mong gawin? Alamin po sa Legal Minds. Ginamit ang credit card sa item na hindi mo naman binili? Anong dapat gawin? Ayon sa Section 18 ng RA 10870 o mas kilala bilang Philippine Credit Card Industry Regulation Law, ang nag-i-issue ng credit card ay dapat bigyan ng 30 araw ang cardholder para mag-report sa kanila kung meron mang mali o pagkakaiba sa kanyang billing statement. Ang nag-i-issue ng credit card ay binibigyan ng 10 araw para tugunan ang nireport na pagkakamali. Kung napansin mo na may mali o may gumamit ng credit card mo, itawag at i-report agad ito sa bangkong pinagkunan mo ng credit card. Kaya mabuti na ipunin ang kopya ng mga pinagbilhan para masiguro na walang maling item na pumasok sa credit card mo. Kadalasan naman ang mga nag-i-issue ng credit card ay binablock agad ang naturang card at pinapalitan ito ng bago. MBC Network Weather News. Dala sa mga pag-ulan tuwing hapon sa Metro Manila. Ito, alamin natin kung may binabantayan bang low pressure area ang PAGASA. At alamin din natin ang ating 3-day weather forecast mula kay Ms. Peachy Gonzalez. Para sa lagay ng panahon, wala namang minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at wala rin inaasahang bagyo na mabubuo at least in the next 24 to 36 hours. Pero aktibo pa rin ang intertropical convergence zone sa Mindanao na sanhi pa rin ang mga kaulapang namumuo at dumadaan sa katimugang bahagi ng bansa. Maaari pa rin itong magdulot ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao. Bukod sa intertropical convergence zone, patuloy pa rin nakakaapekto ang hanging amihan sa Luzon. Magdudulot ito ng may kalakasang hangin na ramdam lalo na sa may baybaying dagat. Makararanas pa rin ang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Region dahil sa hanging amihan. Maulap na papawirin din na may isolated rain ang inaasahan sa Albay Province maging sa Catanduanes at Sorsogon dahil naman sa shear line o salubungan ng hangin.
Samantala sa Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, asahan ng bahagyang maulap na may pulupulong mahihinang pag-ulan na dulot pa rin ang amihan. At maulap na papawirin na may paminsang-minsang thunderstorm ang inaasahan sa mga lalawigan ng Samar at natitirang bahagi ng Visayas, lalo na sa hapon at gabi. Para naman sa ating mga mangingisda, nakataas pa rin ang gale warning sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Malalaki ang alon sa mga nabanggit na lugar kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot. At para sa ating 3-day weather forecast sa Metro Manila, asahan ang maulap na papawirin na may isolated rain this Thursday at temperaturang nasa 29 to 23 degrees Celsius. Pagpatak naman ng Biyernes, asahan din ang mga pag-ulan na temperaturang 29 to 22 degrees Celsius. Ganoon din sa Sabado. At yan ang pinakahuling lagay ng panahon sa Metro Manila at buong bansa. Para sa MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para po sa ating showbiz, rape at foul play. Itinanggi ng isa sa mga suspects sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. At binibining gandang hari, umiiyak na nag-sorry kay Robin Padilla. Ang detalye sa showbiz report ni Rocky. Ipinagdiinan ng isa sa mga suspects sa pagkamatay ni Christine Angelica Dasera na walang nangyaring foul play at panggagahasa sa nasabing flight attendant ng Philippine Airlines na nang wala ng buhay sa loob ng bathtub sa isang room ng City Garden Hotel Makati noong January 1, bandang alas 12 ng tanghali. Ito'y matapos lumabas sa initial report ng Philippine National Police na nagkaroon ng foul play sa pagkamatay ng biktima kung saan nakitaan pa raw ito ng sinyalis na ginahasa. Tatlo sa mga kasama ni Christina, sina Jan Pascual de la Serna III, 27 anyos, Romel Daluro Galido, 29 anyos, at Jean Paul Reyes Halili, 25 anyos, ay naaresto ng PNP kung saan agad na sinampahan ang mga ito ng mga kasong rape with homicide. Samantala, pito pa sa mga kasamahan ng mga ito ang pinaghahanap ng pulisya kung saan kabilang dito si Louie De Lima, Clark Jesril Rapinan, Ray Englis, Mark Anthony Rosales, Jameer Cunanan, Valentin Rosales at Edward Madrid. Sa Instagram post ni Christine noong December 25, nakatag pa dito ang apat sa mga suspect na sina Galido, Englis, Halili at Rapinan. Sa ibang balita, umiiyak na nagsorry si Bibi Gandang Hari sa kanyang kapatid na si Robin Padilla. Sa kanyang bagong vlog, sinabi nito na pinagsisisihan niya ang lahat ng kanyang mga nasabi tungkol sa kanyang kapatid at sa iba pang mga taong nasangkot sa kanyang galit noong nakaraang taon. Kabilang umano dito sina I.I. de las Alas, Vice Ganda, ang kanyang sister-in-law na si Mariel Rodriguez, si Lolit Solis, si Christopher Min, O.G. Diaz at ang kanyang mismong pamangkin na si Daniel Padilla. Ayon kay Bibi, bago umano natapos ang 2020 ay sumailalim siya sa 40 days na fasting kung saan nakapagmuni-muni raw siya ng gusto dahilan upang magkaroon siya ng time of silence, time of self-examination and listening to oneself. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni ay nalaman niya raw na ang dami niyang toxins at negativity sa kanyang katawan. Ang kabuuang detalye ng mga balitang iyan mamaya sa Showbiz Spotted. MBC Network News. Ang isang magandang gawin pagka ikaw ay nakasakit, hindi na importante kung gaano kasakit ang ginawa mo. Ang importante, ano ang gagawin mo pagkatapos mong na-realize na mali ang ginawa mo. Mm-hmm. Yung moving on. Ikaw ba ay magsusorry? Ikaw ba ay magbabago? Ikaw ba ay magiging good example sa mga tao sa paligid mo? Yung moving on ang pinaka-importante sa lahat pagka ikaw ay nakasakit. At kapag ikaw ay nakasakit, walang opsyon kundi magsabi ng I am sorry. At yan, tanggalin mo yung negativity sa iyong mindset. Ayan, tsaka yung pagiging sabi niya, medyo toxin sa kanya. Oy, kaya pala kanina, nasabi ko pala, ayan, binibining Bibi Gandang Hari. Yeah, pero gusto niya rin. Oy, ayun. At saka ganun talaga eh, no? Diba? Sometimes yung realization natin, yung self-realization natin, parang sa dulo na natin na-realize eh. Nung sa panahon na to na nagkaroon kayo ng mga issue, awayan, hindi mo pa ma-realize yan eh. Pero alam mo yon, kung ikaw ay may self-realization partner, tapos na-realize mo to, dun na babahang emosyon. At tama yung sinabi mo partner, ayan, mag-move on. At kapag ikaw ay nakasakit, the best way is
to say sorry so, talaga, partner. Ika nga nila eh, time heal. Correct. All wounds. Tama. Lahat ho ng mga sakit ay pwedeng maghilom. Tama ba yung aking yun? Oo, so, tama, partner. Maghilom sa pamamagitan ng panahon. Yeah. Lahat yan. At napakaganda sa isang tao na nare-realize niya. Kasi ang pwede mo lang siyang matulungan kapag inakna... pwede mo siyang matulungan ng pagbabago na gagawin mo kapag in-acknowledge mo na may problema ka. Mm-hmm. Kasi pag hindi mo in-acknowledge na may problema ka, walang solusyon na dadating. Sabi nga ng millennials eh, acceptance is the key. Oh, acceptance is the key. At saka PM. PM, ano yun? Yung PM is the key. Ah, PM is the key. Mga nagbebenta. Oo nga pala, no? Kaya napakaganda, pagka papasok yung bagong taon, may nare-realize tayo ng mga ganito. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, napaka-importante yung tinatawag na me time. Mm-hmm. Diba? Alam nyo, paminsan-minsan gawin nyo yan, yung wala kayong, ano, wala kayong kasama sa isang lugar, magkakape kayo mag-isa, maski 10 to 20 minutes lang, yung me time na yun, parang marami kang marirealize dyan at maraming babalik sa'yo na, oo nga, no, ba't ko ginawa yun? Mm-hmm. Yung mga moment na ganun. Mm-hmm. Saka, minsan kasi, ang the hardest, you know, the hardest word in the whole world, wide mm-hmm. world, is mm-hmm. the word sorry, di ba? Mm-hmm. Pero alam mo, natutuwa ako sa mga bata. Alam mo, sa mga bata, napakadali nilang banggitin yan eh. Mm-hmm. Sorry, kapag nagkamali isang bata, sabi sa magulang, sorry, di ba? Pero habang tumatanda na tumatanda, parang hirap na hirap tayo banggitin yung word na yan, no? Oo, tama. Di ba? Patanda. Kasi yung pride natin, correct, palaki ng palaki. Mm-hmm. Sabi nga nila, di ba? Alam mo ba yung what is love? What is love? Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sabi nila, love is you never have to say you're sorry. Kasi nga, hindi ka mananakit. Mm. Di ba? Parang love advice na to, partner. Eh. Hugot lang natin yung sinabi ni Bibi Gandang Hari. Mm. Napakaganda niyan. Kung gusto niyong gayahin siya, magkaroon ng soul-searching, ika nga, o yung pag-aralan mo yung taong 2020, kung saan ka pwede mag-improve at saka kung saan ka pwede mag-move on. Correct. Ayan, okay? Dami okay. Na dami, ano, ha? Nagmamahal! Attorney Cam at Dennis Antenor. Iyon! Okay, at yan ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH News Television, nationwide, worldwide, at netwide sa lahat ng digital platforms ng DZRH News, Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, ang MBC, ang Manila Broadcasting Company, asahan niyo nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang bukas, Webes, tandaan, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita, naka-report agad, naka-post agad, naka-broadcast agad. MBC Network News, ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa, kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina, ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms
and be updated all the time. This is the DZRH. Play now. Follow us and we will follow you. Servisyon tapat sa iyo.